positive na OFW na unang tumakas sa quarantine facility, nahanap na si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Nasa isang COVID-19 treatment facility na ngayon, ang isang overseas Philippine worker na una nang tumakas sa kanyang quarantine facility. Nitong weekend, una nang kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walong OFW ang umalis sa kanilang designated quarantine facility sa kabila ng wala pang resulta ang ginawang COVID test sa kanila. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Armand Balilo, sa walong OFW na tumakas, isa ang nagpositibo sa COVID-19. Ang nasabing OFW ay isang 49-anyos na lalaki at residente ng Quezon City. Sa record ng PCG, nagsimula umanong sumailalim sa mandatory quarantine ang nasabing OFW sa isang hotel sa Pasay City noong Mayo 11, pero umalis ito sa pasilidad noong Mayo 15. Sa oras na magka-recover sa COVID-19, ayon sa PCG ay sasampahan din ito ng reklamo dahil sa ginawang pagtakas. Ang mga kaanak at iba pang nagkaroon ng close contact sa nasabing OFW ay naka-isolate at isinasailalim na aniya sa COVID-19 RT-PCR testing. Sa ngayon, ayon kay Balilo, patuloy ang paghanap sa pito pang OFW bagamat negatibo naman ang mga ito sa virus. Aarestuhin aniya ang mga ito at maharap sa mga kaso ng paglabag sa quarantine protocols at pagkompromiso sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang pamilya at komunidad. Kaugnay nito, umapila ang PCG sa publiko, lalo na sa kaanak ng mga OFW na sumunod at makipagtulungan para na rin sa kaligtasan ng lahat sa gitna ng banta ng COVID-19. Ayon kay Balilo, nauunawaan nilang nais makasama ng mga OFW ang kanilang pamilya, lalo na sa panahong ito ng krisis, pero kailangan magtulungan ng lahat. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times.